Hello everyone, welcome back to my channel. Ito this video, ipapakita ko sa inyo paano nga ba yung neutralizer paghaluin doon sa hair color na ating gagawin. So maya-maya panoorin nyo ang buo ang video nito para malaman nyo kung paano gagawin ang pag-rebond na kasama ang kulay sa neutralizer. So ayan, yung una kong ina-apply, rebonding cream number 1. So yun ang una nating step na gagawin. So lagi tatandaan, 1 cm mula sa scalp, huwag lalagyan ng gamot para hindi ma-damage yung scalp at maputol ang buhok. Ayan guys, ang ating step number 1, rebonding cream. Number 1 ang ating ina-apply. So ibababad natin yan ng 1 hour. So after 1 hour, babalik ulit ako mamaya pagka nabanlawan ng ating hair rebonding cream number 1. So ayan, natapos ng 1 hour, na banlawan na natin ang ating cream number 1. So sa pagbabanlaw sa unang gamot, tubig lang, wala siyang conditioner, walang shampoo. So sa pagbabanlaw at tubig lang talaga ang gagamitin doon sa rebonding cream number 1 ating binanlawan. So sa pagbabanlaw, wala akong ginamit na conditioner or shampoo, basta tubig lang ilalagay. So ayan, bago natin planchahin, tutuyin muna siya ng 100%. Para maganda ang paplantsa at hindi siya umuusok. So kailangan nabublower siya ng ayos. Ayan, pinaplantsa natin. Sa pagpaplantsa, kailangan sakto lang yung kapal ng kuha, dapat maninipis, tapos sakto din yung init sa texture ng buhok. So dapat marunong ka magtantsa kung ano nga ba ang tamang init na gagamitin doon sa hair na iyong pinaplantsa. So ayan guys, pinaplantsa na natin. So ganyan lang ang pagpaplantsa ng hair rebonding.
So ayan, mapapansin yung ating client ay ang buhok na ikalahati ay blonde, tas kalahati itim. So ang gagawin natin mamaya, kasi ayaw na nang may kulay, so atin na siyang iitiman. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-mix ng kulay doon sa ating neutralizer na ilalagay. So ayan, tinatapos ko lang siya ang pagpaplantsa. Okay na. So ayan, ang ikukulay natin sa ating client, kasi gusto niya itim na, ay dark brown. So ayan, lalagyan natin siya ng dark brown at saka oxidant na 6%. So dapat ang kulay kunti lang, kasi hahaluan mo pa siya ng neutralizer, kasi mas marami yung kulay tapos kunti yung neutralizer, baka hindi ma-straight yung buhok. Kaya dapat mas kunti yung kulay at mas marami yung neutralizer. So ayan, pinaghalo natin yung color, yung neutralizer at saka yung oxidant para dun sa ating kukulayan. So pinaghalo na natin yung tatlong chemical para isang application na lang. Sa pag-a-apply ng rebound neutralizers, at ihalo mo yung kulay, limited lang yung kulay na dapat ihalo, kasi mayroon mga pangkulay na hindi pwede ihalo doon sa neutralizer, kasi pag hinalo mo siya, hindi mo ma-achieve na ang kulay na gusto mo kapag imi-mix mo siya doon sa neutralizer. So kaya hinalo ko siya doon sa neutralizer, kasi ang ating ikukulay sa ating client ay black lang siya. So yung black, pwede siya ihalo sa neutralizer. So yung ano pa ba yung mga kulay na pwede ihalo sa neutralizer? Pwede rin yung mga burgundy, yung mga kulay na medyo brown lang ng konti. Pagka mga intense blonde, golden blonde, so dapat hindi siya ihahalo doon sa ating neutralizer, dapat bukod ang pag-a-apply. Pwede lang siya gawin kapag doon sa mga kulay na brown, black, or mga burgundy. Pero kapag super blonde, gold, at saka mga ash, dapat huwag nyo siyang ihahalo sa neutralizer. So ayan, ina-apply ko na yung ating black color na hinaluan natin ng neutralizer. So ganyan lang ang pag-a-apply niyan. So ibababad natin niya ng 30 minutes. So pagka nababad na ng 30 minutes mamaya, babalik ulit ako para makita nyo ang result ng ating rebound na hinalo yung kulay doon sa neutralizer.
So ayan atin ang binalawan yung neutralizer. So sa pagbabanlaw, dapat meron kang treatment or conditioner. Huwag mo siyang babanlawan na wala kang ilalagay na treatment. So sa pagbabanlaw na pinakalas, dapat may conditioner or treatment para malambot ang at makintab ang ating naririban. So ayan guys, makikita niyo ang result kapag ang neutralizer ay hinalo doon sa pangkulay. So ayan, maganda na siya, wala nang kulay. Hindi kayo kanina na kalahati dilaw, kalahati black. So ngayon pantay na siya, black na siya lahat. So ayan guys, ganyan lang ang paggagawa ng ariban. Tapos ihahalo yung kulay doon sa cream number 2 na neutralizer. So ayan, sa pagpa-plant siya sa panghuli, dapat hindi na siya gumagamit ng clip. At kahit malalaki na ang kuha ng pagpa-plant siya, ayos na yun kasi nariban naman natin na. Kasi minsan may mga nakikita akong nagpa-plant siya sa last na ribbon gumagamit ng clip. So dapat hindi talaga siya ginagamitan ng clip. Kasi kapag dumaan ka sa mga training at seminar ng ribbon, talagang pinagbabawal yung hair clip sa last na pagpa-plant siya ng ating ribbon. Para hindi nakabakat yung clip. So yan, pina-plant siya na natin siya ng makakapala ang kuha. So ayan guys, nakita niyo yung result kapag ang pangkulay ay hinalo sa neutralizers. Ayan, para sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. At kapag nagustuhan niyo naman ang aking video, pwede niyo i-like at i-share. At kapag kayo ay nag-subscribe, makakatanggap kayo ng notification kapag may mga bago akong video na i-upload. And guys, thank you for watching. Bye-bye.